Hello guys, welcome to my YouTube channel. For today's video, meron akong isi-share sa inyo tungkol sa aking childhood experience. 5 years old ako noon. Lagi akong naiiwan sa bahay. So, sa sobrang boring ko dahil nga ako lang mag-isa sa bahay, naglalaro ako sa labas. That day, doon ako naglaro sa my waiting shed na may nagtitinda ng maruya. At meron ding nanonood ng television doon. So doon ako nagtatambay. Ngayon, sa kakapanood ko, kasi doon ako nakatayo sa labas ng waiting shed. Ang sarap ng panonood ko, ang sarap ng tayo ko. And then, meron akong natanaw na matanda. Malayo pa lang siya, pali yung matanda papunta sa waiting shed. Kasi yung waiting shed is tinadaanan naman talaga yun eh. So, yung matanda papunta sa waiting shed. Pero hindi ko in-expect na hablotin niya yung kamay ko. Basta, sarap lang ng panonood ko. Nakatayo ako sa labas. Maya-maya, merong biglang humawak sa kamay ko, sa kanang kamay ko. Ang lakas ng pagkahawak, ganito mga guys, oh. Ganyan. E bata pa ako noon eh, kahit anong piglas ko, hindi ako makawala. Kahit matanda na yung, matandang yun, kahit mahina na yung tuhod, mas talo pa rin ako sa lakas. So, nung hinawakan niya yung kamay ko, sabay sabi na, halika dito, ibibinta kita. Yun talagang sinabi niya sa akin mga guys. Ngayon, yung reaction ko, hindi ako umiyak mga guys. Hindi ko naisipang umiyak that time. So, hinawakan niya ako ng mahigpit, naglalakad siya ng mabilis. Di, syempre, nakisabay na lang din ako sa kanya, pero habang hawak ng hawak siya sa akin, biglas ng biglas naman ako. Hanggang sa nakita kami ng kapitbahay namin, buti na lang talaga mga guys, na-rescue ako. Sabi ng kapitbahay namin sa matanda, bitiwan mo yan. Iayaw talaga ako bitiwan mga guys. Hala, patuloy pa rin ang matanda sa paglalakad. Binilisan niya. Hindi ako umiyak mga guys. Hindi ko talaga naisipan na umiyak that time. Ang sabi ko lang, bitawan mo ako, bitawan mo ako. Yun lang ang lagi kong sinasabi sa matanda. Siguro kung umiyak ako noon, ma-rescue ako kaagad kasi maraming tao sa waiting shed. Kaso, hindi eh. Hindi ako nakaiyak that time. Hindi ko alam bakit di ako umiyak. Siguro, nabigla ako sa nangyari o na-shock ba ako dahil ginawa yun ang matanda sa akin. So, yung kapitbahay ang nag-rescue sa akin. Yun nga, sumigaw siya. Sabi niya sa matanda, pag hindi mo yan binitawan yung bata, isusumbong kita sa asawa ko. Kasi babae yung nagsabi. Ayun, binitawan ako ng matanda tapos tumakbo ako dun sa may tindahan. Kung saan yung babae ang nagsasalita. Tapos sabi ng babae sa akin, yung kapitbahay namin na, dito ka lang sa gilid umupo. Huwag kang umalis-alis. Yun. Tapos tinanong niya ako, ano bang nangyari? Tapos kwento ko na. Habang nanonood ako sa waiting shed ng TV, biglang may humawak sa kamay ko. Kasi nga, bibinta daw niya ako. 5 years old pa edad ko noon mga guys, hindi pa ako nag-aral ng kinder. So, yun lang mga guys, yun lang isi-share ko sa inyo.